Dino Boy TV, let's go, OL! What's up, OL? Welcome to Dino Boy TV. Today, i-review natin ang MTB na to na Promax PM70. Tara, samahan niyo ako para malaman natin ang mga specs ng Promax PM70 2021. Let's go! Yo! What's up mga bayaw? So, ito yung Promax PM70 29er na 2021 model. I-review natin siya ngayon at bibigay natin yung kanyang mga specs para sa mga gusto at interested sa bike na to. So, hihimayin natin isa-isa ang kanyang mga parts, also ang kanyang mga dimensions, pati na rin ang mga kanyang mga iba-ibang components, okay? So, looking at this bike, makikita nyo na si Promax PM70 ay gumamit ng coil na 29er na fork. So, naka-lockout yung kanyang fork at hindi pa to air shocks, coil type. Tapos, dito naman, sa kanyang hubs, gumamit siya ng hubs na tinatawag na, anong brand to? Shangfu? Shangfu? Xing Lai Fong Lai? Taiwan siguro yan, or Chinese. Tapos, ang tire naman niya, kung mapapansin nyo, ang ginamit sa kanya ay Compass tires, na ang size ay 29x2.10. Naka American bulb or shredder bulb. Check natin kung ang kanyang rims ay alloy na. So, magnet, alloy siya. Ang kanyang mga rayos ay bakal. So, dumidikit ang magnet. Sa hubs naman, check natin kung ang hub niya ba ay alloy. So, alloy na rin yung kanyang hub. Naka 160mm siya na disc brake na rotor, at ang kanyang brake ay hydraulic brakes na rin. Dito naman sa kanyang braking system, naka hydraulic braking system na siya ng shimmers. So ayan, shimmers yung kanyang hydraulic brakes. Tapos ang kanyang shifter ay Sensa. Ayan, na 12 speed. So, 12 speed na to. Makikita nyo yung magnet ko, dumidikit yung kanyang handlebar. Oop, nalaglag yung magnet. So, yung magnet ko ay dumidikit dito. So, bakal to. Ang kanya namang stem, pag nakikita nyo, alloy rin. Sa kanya namang batalya, kung makikita nyo, nakikita nyo pa rito na may ICR na rin siya, kabila, pati dun sa kabilang side. So, ICR din to. Yan. Tapos, ang kanyang top tube, makikita nyo, maganda yung gawa. Kasi, meron siyang support pagdating dito, itong triangular na to, para to sa seat post. So, ang seat post niya ay Promax din. At alloy din. Tapos, ang kanyang upuan, of course, is Promax din. Pagdating dito sa bracket ng kanyang upuan, ang bracket ng upuan niya ay bakal. So, if you notice, dito naman sa kanyang seat post, ang size is 350mm, ang haba. At 30.4 naman yung kanyang insertion dito sa loob. Makikita nyo, kaya siya may ganito. Ang purpose nitong bakal na to is to support, kasi minsan, may tendency talaga yung mga ibang rider natin na isyado, isinasagad nila yung upuan nila. So ngayon, meron ng tulong dito at hindi na mababali yung ditong part ng batalya pagka sa mga long ride. Okay? Pagdating naman sa crank niya, so ang crank naman niya ay Promax din. Alloy din yung arm ng kanyang Promax. Ito ay 170mm ang length ng haba ng kanyang crank arm. Naka 34 teeth din siya na alloy na rin, na chain wheel. Pagdating sa kanyang BB, naka seal bearing na siya na 122 na seal bearing, Taiwan made. Tapos sa kanyang chain, pang 12 speed na chain. So, kung makikita nyo, hindi ko rin makita kung anong brand ng chain ang ginamit dito. Ganun din. Sa kanyang RD naman is Sensa. So,
Senza to na 12 speed. Ganun din yung kanyang cogs. Ito gumamit siya ng Sunshine na cogs. 12 speed to na may 11 teeth yung pinakamaliit at 50 teeth naman yung pinakamalaki. So magandang maganda na to mga baya, pang malakasan to, pang long ride. Kahit pumunta kayo nito sa Middle East, kahit makarating kayo sa ano, sa Bulkamayon, pwede pwede. Tapos, ano pang check natin dito? Ganun din, yung kanyang mga welding ng batalya. So, kita pa rin. But still, yung durability niya, nandurun pa rin at hindi na compromise. Pagdating naman sa kanyang head tube, ang kanyang head tube ay tapered type na po. So, ito ay tapered type na. So, gumamit din siya ng sealed bearing dito na headset. Ano pa? Parang gusto nyo malaman dito sa bike na to. So, sakitin din ng bike na to. Napakakisig. Pag nakita nyo itong bike na to sa market, bilhin nyo na dahil marami na to. Actually, papasok na nga yung 2022 model. So, basically, para sa bike na to, ano ba ang presyo nito sa merkado? Ang halaga nitong bike na to ay 13,500 para sa kanyang SRP. So, ito yung tinatawag na Pro Max PM 70 2021 model. Actually, nilabas to noong July this year. So, marami na nakakalat ito sa market. Maraming mga kulay nito, gaya nito. Ang kulay nito ay matte black. Na may pagka ano rin eh. Hindi rin siya sobrang matte black kung mapapansin mo. Kasi may part na yung decals niya medyo yun ang nagpapaglossy sa kanya. At hindi mo rin mahalata yung pangalan na Pro Max. Talagang madilim na madilim siya sa mga mahilig sa black na kulay dyan. Yun. So, ano pa hinihintay nyo? Pwede pa kayong bumili ng ganitong brand na Pro Max PM 70, okay? So, sa mga subscriber ko nga pala dyan, just please like, share, and subscribe sa aking channel para naman sa inyong inquiries or comments. Just try to PM me or comment nyo lang para makita ko yung mga comments nyo about this bike. Kung pasado ba sa inyo ang 13,500 para sa Pro Max PM 70, alright? Thank you very much, mga bayaw. At peace out.